Welcome po sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay naligaw o bago pa lang sa ating channel, i-like mo at i-subscribe mo ang ating YouTube channel para palaging may notification ka sa mga video na ating ina-upload. At yung bell ay pakitapik na rin para kumpleto na. Tapos kung gusto mo mag-comment, ay mag-comment ka na. Ito muli, nasa bahay tayo. Katunayan ito, nasa kwarto ako. Nasa kwarto kami ng misis ko. Yun nga, ay pang 10 araw na ngayon. Para malibang-libang ako. Ayun, inaayos ko yung mga stop toys ng misis ko. Yung mga regalo ko sa kanya. Sabi ko nga, nung mga nakaraang vlog ko, siguro ito ay yung palaging nanonood sa akin channel ay napanood mo na. Sabi ko nga, kapag may mga okasyon, hindi pwedeng wala akong regalo sa misis ko. Oh, hindi pwedeng wala akong regalo sa kanya. Yung birthday, Valentine's, New Year, Pasko. Kasi, yung mga pinaka-importanting araw sa buhay ng isang tao, di ba? Ewan ko kung ikaw ay sasang-ayon sa sinasabi ko. Di ba yun yung pinaka-importanting araw? Di ba? Kasi, sabi ko nga dun sa mga nakaraang vlog ko, kwentuhan muna tayo ah. Mga nakaraang vlog ko, ikaw nanonood na ngayon, dun sa asawa mo, di ba? Dun sa asawa mo, yun, natanggal na po ko mo. Dun sa asawa mo, dati nung nanliligaw ka sa asawa mo, di ba? Puro regalo, di ba? Puro regalo ang binibigay mo. Minsan nga, mambobola tayo sa mga nililigawan natin. Minsan nga, pinapangako natin yung mga imposible, di ba? Sasabihin mo, sagutin mo lang ako. Pakakasal lang kita sa lahat ng simbahan. Sagutin mo lang ako, sabi mo ganyan. Ibibigay ko sa iyo ang bituin. Boom, panis, di ba? Yun yung mga tirada. Ako kasi, nasanay ako palaging may regalo sa misis ko. Lalo na ngayon na asawa mo, di ba? Di ba? Lalo na ngayon na dapat na asawa mo na yung nililigawan mo. Dapat hindi mawala yung mga ginagawa mo. Yung mga happy moment, yung mga may mga okasyon. Di ba? Dapat hindi mawawala. Dapat dagdagan mo pa nga o lalo mo pa patunayan na hindi nagbago yung misis mo sa pagsagot sa'yo. Ayun, mabalik po tayo dito sa mga stop toys. Ito po yung mga stop toys ng misis ko. Ayan po. Ayan. Ayan po yung mga regalo ko sa kanya. Ayan. Ayan. Ayan yung mga regalo ko. Ayan. Tapos yun sa taas, meron pa po. Ayan. Ayan po yung mga regalo ko sa misis ko. Sabi ko nga, kapag may nakita ako na mga manika, na alam ko naman na matutuwa ang misis ko, yun, binibili ko. Binibigay ko sa kanya. Ayun. Habang nasa home quarantine tayo, di ba? Di ba lahat naman tayo ay apektado nung home quarantine, di ba? Lahat tayo ay apektado ngayon sa nangyayaring sa bansa natin, di ba? Lahat tayo ay apektado nung home quarantine, di ba? Parang umitim ako, ayun. Pag sa harap ng araw, minsan, umiitim, maitim naman po talaga ako, ayun. Yan, medyo okay na yan, yan. Okay. Yung usapan na to, coronavirus. Oo, coronavirus, sabi ko nga, ay lahat ay apektado tayo sa coronavirus ngayon kay COVID-19. Ilang senador na ba ang ang naging positibo o naging positive? Yung kagabi sa balita nanonood ako sa 24 oras si Coco Pimentel, di ba, si Senator Coco, yon sa Makati Meg, yon dinala niya yung asawa niya gawa daw manganganak. Ayun. Kaya ayun, nataranta tuloy yung buong ospital, di ba? Tapos sa lahat na ay apektado, pati yung prince sa ibang bansa, di ba? Sabi ko nga, nakakatakot ngayon ng panahon.
Di ba? Nakakatakot ngayon ang panahon. Bakit? Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam yung mga halimbawa, lumabas ka. Di ba? Halimbawa, lumabas ka. Hindi mo alam yung kasabayan mong sumakay ng tricycle. O kasabayan mong naglalakad. Kapag sa palengke, kasabayan mong namimili sa grocery. Di ba? Hindi mo alam. At hindi rin alam nung kasabayan mo na siya pala ay carrier na o may coronavirus na. Yun yung mahirap, di ba? Kaya sabi nga ng mga nasa front, di ba, nasa front yung mga, halimbawa, mga police, mga security guard, nurse, doktor, di ba? Hindi nila nakikita yung kalaban nila. Alin ba ang kalaban natin ngayon? Yung coronavirus, di ba? Hindi natin nakikita. Kaya palagi nilang ipinakikiusap sa atin, sabi nga, stay at home, di ba? Oh, stay at home. Kung yun ba siguro ay naiinip o naboboring na gawaan nasa bahay. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo ay apektado, sabi ko nga. Pero minsan naiisip ko, may maganda ring naidulot si coronavirus. Oh, ganyan naman talaga 'yung mga ano, mga nagiging aksidente o problema, may masamang maidudulot. Pero sa kabila nito, may maganda ring naidudulot. Oh, baka magtaka ka. Baka magalit po kayo sa akin. Anong may gandang naidulot noon? Sasabihin niyo, 'di ba? Nasa bahay na nga, magandang naidulot pa. Hindi na nga makapagtrabaho. Wala nang ang makain, baka sabihin nyo sa akin, oy, tumigil ka, baka sabihin nyo. Ito lang po kasi naisip ko, di ba? Di ba? Naka-home quarantine po tayo. Walang trabaho. Hindi tayo pwedeng makalabas ng bahay. O yung pwede lang makalabas ng bahay, yung may home quarantine pass, di ba? Isang tao lang sa isang pamilya. Ano po yung sinasabi kong may magandang naidulot? Sa tingin ko, ang magandang naidulot nito para sa akin, pipili lang ako siguro ng dalawa. Pero baka may maisip pa po kayo na magandang naidulot ni COVID-19, nasa sa inyo na po. Ito na po yung una. Yung unang magandang naidulot ni coronavirus. Ito na. Diba, nasa bahay po tayo. Oo, kayo ng mga nanonood ngayon sa bahay. Diba, nasa bahay tayo. O diba, hindi tayo pwedeng lumabas. Diba, kasama po natin yung ating mga anak, ating asawa, o ang ating magulang, o ang buong pamilya magkakasama na po. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin. Kumbaga, yung magandang naidulot ni coronavirus, nagsama-sama tayong pamilya, di ba? Yung mga panahon na wala tayong time. Yung mga panahon na wala tayong time dun sa ating mga magulang. Yung mga panahon na wala tayong oras sa ating mga anak. At yung mga panahon na wala tayong oras sa asawa natin. Sa asawa natin. Bakit? Kasi busy tayo sa trabaho, di ba? Bisa pa nga, sasabihin nyo, nagmamadali na ako. Magkakape lang ako. Tapos pag-uwi, pagod na ako, matutulog na ako. Bukas na lang ako kakain. Di ba wala tayong oras sa ating mga pamilya, di ba? Ngayon, magsasawa tayo, di ba? Susulitin natin. Susulitin natin, bawing-bawing-bawi tayo ngayon sa oras na magkakasama tayong magkakapamilya. Naihingit nga ako sa inyo eh. Pamilya, bakit? Naihingit nga ako sa inyo, bakit? Kasi wala akong kasama. Di ba? Wala akong kasama sa bahay, ako lang mag-isa. Kaya sabi ko nga, ginawa ko kanina, naglinis ako, inayos ko yung mga stop toys ng misis ko. Ayun, di ba? Yun yung magandang naidulot ni COVID-19 sa ating pamilya. Yung parang ang reunion
O, di ba? Parang meron yun. Kung magasusulitin natin ngayon, yung mga oras, mga panahon, yung mga lumipas na mga taon na hindi tayo nagkakapangita ng ating mga anak, mga asawa, gawa ngang busy tayo sa mga trabaho ngayon. Sa bahay lang tayo. Stay at home. Stay of our family, di ba? Stay tayo sa ating mga pamilya. Susulitin natin. Oh, yung mga nanay dyan, di ba? Sulitin mo po ninyo yung mga ganitong mga pagkakataon. Magluto kayo ng mga merienda. Oh, pagluto nyo ng mga merienda. Yung ating mga anak. Oh, sa paning naman ng mga anak. Oh, sulitin natin. Gawin natin pakipakinabang yung mga oras, mga araw, mga sandali na magkakasama tayo. Tumulong naman tayo sa gawaing bahay. O maglambing ngayon tayo sa ating mga magulang, di ba? Kaysa mga barka-barkada mga kasama natin. Ngayon, mga ating mga pamilya naman. O ikaw naman, ikaw. O ikaw nanonood. O ikaw na walang oras. Nung mga nakaraan, ha? Na ikaw na walang oras sa asawa mo. Ngayon, Brad. Bumawi ka. Bumawi ka, harap sa asawa mo. Oo, bumawi ka ngayon. Diba? Ngayon kasi ang maabang oras na makakasama natin yung ating mga pamilya. Sabi ko nga, yun yung magandang naidulot naman ng naka-home quarantine gawa ng coronavirus. At ang nakikita ko po na isa pa, eto ah, na isa pang pinaka mabuting naidulot. Sabihin natin pinaka mabuting naidulot ni coronavirus sa atin, yung mga iba diyan. Oo, yung mga iba diyan, 'di ba? Yung mga iba diyan na matagal nang nakakalimot sa Diyos. Oh, 'di ba? Nakuha nyo yung mga matagal diyan na nakakalimot kay bossing o sa ating Diyos. Di ba yung mga iba ngayon, naalala nila ang Diyos. Di ba? Ngayong may mga problema, ngayon nila naalala. Ngayon sila nagtatanong sa Diyos. Bakit? Oo, tinatanong ngayon, bakit Diyos? O bakit? Bossing, bakit nangyayari sa amin to? Di ba? Nagtatanong yung iba. O, ganun na ba kami kasama? Sasabihin pa ng iba eh. Sabi ko nga, kung marunong po kayong tumanggap ng mabuti, dapat marunong din kayong tumanggap ng masama. Ganun lang yun. Kumbaga, parang sa mga panahong ganito, ay nagpapaalala ang Diyos na nandyan siya. Oo, nagpapaalala ang Diyos na nandyan siya. Na naghihintay lang siyang tumawag tayo. Oh, sasama ko na sarili ko, tao tayo eh. Kasi apektado rin. Ako, nakuha nyo. Kumbaga, naghihintay lang ang Diyos na tumawag tayo sa Kanya, na manalangin tayo sa Kanya, na hilingin natin na sana, oo, na sana matapos na po ang coronavirus na to. Matapos na ang problemang ito para bumalik tayo. Bumalik tayo sa dati. At sana kapag bumalik na po tayo sa dati. Kumbaga sabi nga ng mga Ingliseyo, back to normal. Di ba? Kapag bumalik na po tayo sa normal, huwag po tayong makakalimot sa taas. Huwag tayong makakalimot sa Kanya. Kumbaga parang sinusubok lang po tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag. Di ba? Kung gaano tayo katatag. Sabi nga nung mga nakikita ko nga doon sa mga nakasulat, doon sa mga announcer, ano sabi doon? O sa mga ibang nakasulat sa t-shirt, virus ka lang. Di ba sabi nga, virus ka lang, Pinoy kami. Yun ang Pinoy, di ba? O, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, paki-like at paki-subscribe ang ating YouTube channel at yung bell ay paki-pindot na rin para palaging may notification ka sa mga video na ating ina-upload. Stay at home po tayo.